Hi everybody, my name is Julita A. Lugo. Ang pag-uusapan po natin ngayon sa unang vlog ko po ay tungkol po sa St. Luke's Medical. Kasi po marami po natatanong sa akin kung ano nga ba daw yung mga requirements at saka ano daw yung unang gawin. At ano daw yung mga gagawin doon sa medical. Ganito po yan guys, ito na po yung pagkakataon ninyo upang masagot ko ang lahat ng mga katanungan ninyo tungkol po sa St. Luke's Medical. Una guys, punta muna kayo sa site na www.slec.ph/us/registration. Kasi po guys, mag-fill up muna kayo sa site na yon at kayo na po ang pipili kung anong schedule yung gusto ninyo at may mga fill up lang po kayo tungkol sa personal information ninyo at saka sa petitioner information. Madali lang guys, kayang-kaya nyo at saka pagkatapos niyan, i-submit ninyo at i-print ninyo, pagkatapos itago ninyo. Kasi po, isa po yan sa mga requirements na dapat ninyong dalhin doon sa St. Luke's. Okay. Ngayon, magsisimula na tayo sa mga experience ko. Unang-una, pinili ko yung date na October 11, 2018. Kasi po, may natanggap na po akong schedule for my US Manila interview para sa K-1 visa ko. Ano yon? October 18, 2018 yung interview ko. So, since taga Bukidnon po ako, Bukidnon, Mindanao, lumipad po ako ng Manila October 10, 2018. At doon po ako nagstay, doon lang po sa malapit sa St. Luke's Extension Clinic. Ang St. Luke's Extension Clinic po ay doon po yan sa Malate Ermita. At marami pong mga hotels dyan guys. At advice ko po sa inyo, doon na po kayo magstay para hindi na po kayo mahasol at hindi kayo magmamadali sa inyong pagbiyahe. Kasi alam naman natin na everyday traffic po ang Manila. At yung Malate, perfect location po siya kasi nandun na po yung Robinson, nandun din yung medical, nandun din yung ano, yung US Embassy interview sa Rojas Boulevard. So, perfect location po siya. Kaya advice ko po sa inyo kung mag-hotel man kayo doon na po sa Malate lang. At guys, ito na po. Nung pumunta na po ako sa Manila, syempre dala-dala ko na po yung buong documents ko. So, kasi gusto ko po organize. Yung kinagabihan, ni-review ko po yung mga requirements ko para sa medical ko. So, ito po yung mga requirements na dapat ninyong ihanda at ito po yung mga dinala ko. Unang-una, passport. Kung may old passport kayo, dadalhin din nyo din yun at saka yung bago ninyo. So, passport, original, at saka photocopy ng yung passport. 4 pieces of 2x2 ID photo. Sa likod po niyan, sulatan niyo po ng pangalan. At saka po, NVC letter. Kung wala po kayo niyan, guys, manghingi po kayo sa petitioner ninyo or sa ano lawyer ninyo. Kasi po, kadalasan po, nasa petitioner yan at saka nasa lawyer ninyo. So, you have to ask them, then send nila sa email ad ninyo para ma-print niyo agad. Tapos po, confirmation for your US Embassy interview at saka po yung SLEC confirmation. Yun na po yung sinabi ko sa inyo kanina nung mag-login kayo doon sa site na yon. At huwag niyong kalimutan ang payment. Dati kasi sa akin, 17,025 pesos. Hindi ko alam kung magkano na po ngayong 2019. At saka guys, additional lang, para hindi na po kayo maabala kasi syempre maraming tao sa loob, meron naman silang ibibigay na ballpen. So, magdala na rin kayo ng ballpen ninyo para hindi na kayo maghintay sa mga nakauna sa inyo. Yung black pen lang po kasi yun naman talaga yung required. Tapos po, magdala na rin kayo ng plastic folder at saka po umbrella. Kasi hindi natin alam na
biglang uulan, tapos yung mga documents ninyo mababasa. So, yan lang po ang dadalhin ninyo, guys. Huwag nyo nang dalhin yung iba pang mga requirements ninyo for your US Embassy interview. Basta ito na po talaga yung dadalhin ninyo. I-review ko, guys. Kumain kayo. Uminom kayo ng kape. At saka, uminom kayo ng maraming tubig. Para naman, hindi kayo nagugutom doon sa loob. So, ang open kasi po, guys, ng St. Luke's 6:30. So, pumunta po ako doon 6 a.m. So, pagpunta ko doon, marami na pong tao, mga, kung hindi ako nagkamali, 36 na, ika 36 po ako. Pero okay lang sa akin kasi hindi po ako nagmamadali kasi total, doon lang din naman ako uuwi. At saka, guys, nung pagpunta ko sa St. Luke's, ang una mong puntahan yung guard. Titignan nila yung documents ninyo at meron lang po siyang kunin. Pagkatapos dun sa guard na yon, punta kayo sa loob at may magbibigay sa inyo ng number. Pagkatapos nun, maghintay lang po kayo ng tawag sa number ninyo. Sa loob po ng medical ng clinic, guys, marami pong windows. So, mabilis lang po ang proseso. Pagkatapos na naghintay ako sa number ko, tinawag po ako sa window na yon para po mag interview sa aking personal information at saka sa petitioner information po. So, advice ko po sa inyo, dapat kayo nag-study about the information of your petitioner, the background. Yun talaga yung dapat ninyong anuhin, ha, pagtuunan ng ano ng pansin, at dapat ninyong i-memorize, i-familiarize lahat yung basic information niya at saka yung parents niya, lahat mag-study kayo about sa petitioner ninyo. So yun, nag-interview sila tungkol sa aking personal information at saka sa petitioner information, at pagkatapos nag fingerprint tapos perma. Ang sa akin, na-detect po ako at saka nakita po yung passport ko na wrong spelling yung ano ko, yung passport ko na address. Instead of Kadingila, naging Kadilingan. Guys, alam ko na po yung dati pa na mali po talaga yung address ko. Pero hindi na po pinagawa ng lawyer namin kasi po hindi po big deal yung address na mali yung spelling. So taas ano po, wala pa ako negative na iniisip about my passport, pero na blagadags po ako doon sa St. Luke's. Sabi ng counterperson sa akin, "Ma'am, mali po ang address ng ano mo, spelling ng address mo." Buti na lang, ma'am, nakita ko kasi hindi talaga to pwede, ma'am. Sabi ko, "Hala, ma'am. Naku, ma'am, sabi kasi po sabi po kasi ng attorney namin, ma'am, okay lang daw 'yon, total, ma'am. Address lang daw naman 'yan, hindi po daw 'yan big deal sa Amerika." Sabi niya, "Ma'am, passport po ito, dapat po lahat ng detalye, ma'am, tama. So ang gagawin mo ngayon, punta ka sa main office tapos pagawa ka ulit. Mga 3 days lang, ma'am, magagawa na 'to ko." Sabi ko, "Ha? 3 days? Para namang really, ma'am? Totoo talaga yan, ma'am?" Sabi ko. Sabi niya, "Oh, ma'am, ipamedical kita, pero hanggang sa part 1 ka lang, hindi ka makaproceed sa vaccination. Kung halimbawa, okay yung x-ray mo, yung urine mo, yung eye test mo, yung blood test mo, yung physical test mo, hindi kita ipaproceed sa vaccination kung wala kang correct spelling ng iyong address, kung hindi tama ang iyong passport na dadalhin." Sabi ko, "Patay." Yung araw na yun na nag-medical ako, ha, Thursday. So, ang medical, dalawang araw. So, Thursday at saka Friday yung ano ko, yung limit ko. At saka, kung ipaprocess ako sa passport ko, wala na akong oras. Kasi, Saturday, Sunday, walang trabaho. Monday, Tuesday, Wednesday, yun lang ang vacant ko. Kasi, Thursday, 6
6:30 in the morning, nandun na ako sa US Embassy. So, nung time na yon, talagang na-down ako, nalulungkot ako sa, ano, sa balita ni ma'am na kailangan kong ipagawa yung passport ko ulit. Lumakad ako sa third floor, para magbayad ng, ano, ng medical fee. Parang wala na ako sa mood kasi nga nalulungkot na ako. Paano na yung interview ko? Sabi do, kasi yung form ko po, sinulatan po na misspelled, hindi pwede makaproceed sa vaccination kung okay yung ano ko, yung x-ray ko, yung first ano ko, test. Tapos guys, pagkatapos ng cashier, umaba po ako sa ibang floor. Nag-ano po ako, x-ray. Pagkatapos sa x-ray, punta na naman sa ibang floor para sa laboratory, yung blood test at saka yung urine test. Pagkatapos niyan, punta ka na naman sa ibang floor para sa eye test. Pagkatapos sa eye test, punta ka na naman sa ano, sa kabila para mag yung timbang at saka yung height mo. Pagkatapos nun, physical test. Sa physical test, guys, huwag po kayong magugulat sa mga tanong nila na pang-personalan talaga. At saka, sasabihin ninyo yung totoo. Magpakatotoo kayo, ha? Be honest talaga. At saka, para malaman ninyo kung ano yung vaccine na ibibigay sa inyo. At saka, guys, marami silang dapat malaman about yung nag-attempt ka na ba ng suicide, yung mga ganyan. Basta, caring-caring at saka magpakatotoo kayo. At pagkatapos nun, guys, nung physical exam ko, sinabi ng counterperson sa akin, "Ma'am, pag hindi mo mabigay sa amin yung passport mo na correct spelling, yung address, hindi kita ma-vaccine. Kung, kasi bukas na yung vaccination mo kung tama lang to, kung makapasa ka sa test ngayon. So, babalik ka na lang dito, ma'am, kung may tamang passport ka na." Sabi ko, "Okay, ma'am, maraming salamat po. Pero lungkot na lungkot talaga ako nung mga panahon noon. Tapos, umiiyak lang ako. Tapos, sabi ko, Lord, kaya to kasi passport to. Hindi ko talaga alam kung may trading." So, pumunta po ako sa main office. Nagtanong po ako doon kung may, ano ba, trades ba na process yung pa-change lang ng passport. Sabi niya, wala. Same process po kung magpa-process ka ng passport mo. Yung dati po na process, yun pa rin po. Sabi ko, la, patay. Wala na talaga akong pag-asa. Tapos, noon, wala akong magawa. Wala akong ibang iniisip kundi pumunta talaga ako sa Quiapo. Nagdasal na sana tulungan mo ako, God, kasi passport, wala na akong magagawa kung ipaprocess to. Basta ikaw nang bahala sa akin, basta umaasa pa rin ako na ma-interview ako sa Thursday. Sabi ko noon, basta iyak lang talaga ako ng iyak, guys. Para na akong timang na nakalutang doon. Basta, grabe talaga yung experience ko, guys. Hindi ko inaasahan. Tapos, guys, umuwi na ako sa hotel. Pinag-iisipan ko na babalik ba ako pagka-Friday sa St. Luke's o hayaan ko na lang na magpa-process muna ako bago ako babalik doon sa St. Luke's. So, sabi ko, kung hahayaan ko, wala akong magagawa, hindi ako ma-interview. So, yun. Kinabukasan, Friday, bumalik talaga ako, guys. Sinabi ko sa kay ma'am na walang 3 days na processing sa passport. Tapos, sabi ko, kailangan ko nang mag-interview sa US Embassy pagka Thursday kasi ayaw ng attorney namin na ma-extend. Tapos, mahingi lang ako sa kanya ng note na misspelled yung apelyido ko. Yun pa rin yung gagamitin ko na passport sa interview. So, bahala na po yung US Embassy kung ipapatuloy ba niya ako doon sa interview o hindi nang dahil doon sa misspelled na address ko.
So, yun po yung hiningi ko kay ma'am na nagmamakaawa ko. Nabi ko, ma'am, pumunta na talaga ako doon. Wala akong magagawa. Yun talaga yung sinasabi nila sa akin. Ginawa ko na po, ma'am. Sabi niya, o sige, ma'am. Ito po yung gagawin mo, ma'am. Magbibigay po ako ng note, ma'am. Sabihin mo na ito yung gamit na passport mo, yung kadilingan. Tapos, explain mo lang doon, ma'am, ha? Kung ano, ma'am. Kung hindi kanila papayagan, di, ikaw na, bahala. Basta yun talaga yung sa aming requirements. Sabi ko, o sige, ma'am, maraming salamat, ma'am. So, sabi niya, o sige, kung, sige na, pumasok ka na doon sa ano. Ayun, guys, tuwang-tuwa po ako, guys, kasi po, maka-proceed na po ako sa part 2 ng examination ko po. So, pinaakyat niya po ako sa taas para po sa vaccination. Pagkatapos po sa vaccination po, baba po para po maghintay ng tawag. At kapag tatawagin ka ng isang window, may i-repeat lang sa iyo si sir sa about sa information mo at saka about sa petitioner mo. Pagkatapos nun, upo ka na naman at maghintay ng tawag para sa releasing mo. Sa releasing, guys, ang ibibigay nila yung envelope na do not open. So, wag mo talagang i-open yan kasi po ang console lang po ang mag-open yan. Wala tayong karapatan na i-open yan. Kasi pag i-open mo yan, magka-problema ka pa. At saka ibibigay din nila yung CD natin sa X-ray at saka yung nagpapatunay na yung papatunay sa ating vaccination. Yun po. Yun po ang matatanggap ninyo. Kaya po, sobrang tuwang-tuwa po ako nung mga araw na yun kasi hindi ko po inaasahan na masosolve ko yung problema po about sa passport ko. At masaya din ako dahil wala po akong problema sa aking medical. So, ito lang masasabi ko, guys, kung sa mga ganyang kaso at anong mga problema mo, pagdasal mo lang talaga at huwag kang mahiya mag-voice out kung ano mang dapat mong i-voice out. At saka, huwag mong kalimutan din ha na pag mag-voice out ka, dapat in a nice way para hindi sila mainis sa'yo. Dapat magmamakaawa ka kasi ikaw yung nangangailangan. Magmamakaawa ka para maawa sila. Kaya thank you po, guys, sa panonood sa aking video na ito. At saka, abangan ninyo, guys, ang kwento ko tungkol po sa aking Q1 interview po. Sus, Diyos ko, Lord. Basta, i-subscribe nyo na ako, guys, at pindutin nyo ang bell button para, guys, ma-update kayo kung ano talaga yung experience ko sa interview ko, guys. Kaya maraming salamat po. Bye-bye!